gulay na binili sa palengke. At saka yung huhugasan ko yung isda. So, tuturuan ko po kayo kasi ito ay nakita ko lang din po. It's maganda po talaga. Talagang lilinis po talaga at saka safe tayo. So, sa ngayon kasi kailangan natin maging safe dahil sa alam natin yung virus ngayon kumakalat. Until now po, hindi pa rin po nawawala dito. So, ang gagawin ko po ngayon is hugasan ko po yung pinamili ng asawa ko mga gulay. Kasi, ano po, pinasok niya, tulog pa kasi ako nang binili niya. Buti na lang at nilagay niya sa lababo. Kasi usually, pag bumili kayo mga gulay, nilalagay ko po sa labas po ako, sa garahe po ako naglilinis bago ko po ipasok. Oo, pinapaarawan ko po muna doon. Thank you.
Kaya yun ang kukunin mo doon. So, ito na, nawawala na yung gulas niya. So, another tip pa po, kung gusto niyo po na wala po talaga yung lansa, mas maganda po, hubasan niyo na lang po siya na asin. Maganda po, hubasan din yung asin. Alam mo naman ang mga isda, di ba talagang malansa? So, ito. So, tapos na po yan. So, tapos na po. Gagawin ko ngayon naman. Anade pa po siya. Wag mo pa po na na balaw po. So, bangus. So, babalawan ko na po. Hi, thank you for watching. Bye-bye po. Thank you po for watching. Sana po makatulong yung mga tips kung paano po hugasan natin po natin sa labas ng mga ano po, yung mga lulutuin po natin, like mga gulay, tsaka mga sibuyas, kamatis na po, tsaka yung isda po. Yun po. Thank you po. Sana po magustuhan niyo po yung vlog ko po. Please, paki-subscribe na lang po. Like. Plus notification po para na-update ko po kayo every mag-upload po ako ng video. Pagpasensya na po kasi hindi maayos kasi cellphone